Babalik ang Doctors on TV, mga kasambahay. Ang ating topic, very interesting. At para po mas lalo nating maintindihan ang ating talakayan ngayong umaga, panoodin po natin ang video na ito. Ang diabetes ay isang chronic condition kung saan ang katawan ay hindi nakagagawa ng tamang level ng insulin upang mapanatili ang normal blood glucose level. Isa rin ito sa kondisyong nagiging dahilan ng mga mas malalang komplikasyon kung hindi maimamanage ng tama. Ang diabetes ay itinuturing na pangwalo sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Tinatayang nasa 1.5 million diabetic deaths ang naitatala taon-taon. Sa buong mundo, tinatayang nasa 366 na milyong katao ang may diabetes at tinatayang aabot ng 552 milyong katao ang maapektuhan nito pagsapit ng taong 2030. Sa Pilipinas, nasa 3.4 million ang naitalang kaso ng diabetes noong 2010 at tinatayang aabot ito sa 6.16 million cases pagsapit ng taong 2030. Nasa 90% ng mga kasong ito ay nabibilang sa tinatawag na type 2 diabetes o lifestyle-related diabetes. Ito rin ay maaaring mauwi sa napakaraming komplikasyon kung mapapabayaan. Mayroong dalawang uri ng komplikasyon ng diabetes, ang acute at chronic complications. Ilan sa sinasabing acute complications ang hyper at hypoglycemia, diabetic ketoacidosis, diabetic coma, respiratory infections, at periodontal diseases, habang ilan sa mga chronic diseases ay diabetic neuropathy, cardiomyopathy, nephropathy, at marami pang iba. Kaya naman ating pag-usapan ang mga tamang hakbang upang makaiwas sa mga komplikasyon ng diabetes. Kasama ng mga expert, Doctors on TV. Okay, good morning ulit. Ang ating special guest ngayon, hindi na po siya iba sa inyo. Kilalang-kilala niyo na po siya. Ang aming nag-iisang gwapong kasambahay, si Dr. Juan Maria Ibarra Co. Siya ang head ng Endocrinology Section ng UERM. He is the president of the Philippine College of Physicians in San Juan Mandaluyong Chapter. Hey, good morning, doctor! Good morning. Welcome sa Doctors on TV. Thank you for inviting me. O yan, alam mo, maraming hindi nakakaalam na pangalan mo ay Juan Maria. Kaya siya, Maria Ibarra Co. Ayan. Para po sa kaalaman ng ating mga kasambahay. At syempre, pag ang topic po natin ay diabetes, syempre hindi natin pwedeng hindi kulitin si Dr. JM ko na isa pong endocrinologist. Yan ang kanya talagang study para malaman natin ang mga importanteng impormasyon patungkol po sa diabetes. Kanina nga nabanggit namin, Doctor, no, na sa diabetes, ang nakakatakot are the complications. At dito po sa ating bansa, Doc, talagang patuloy na tumataas ang numero, no, ng mga taong apektado ng diabetes. Our latest data, mga 6-7% of adult Filipinos have diabetes. That turns out to be a 3.2 million Filipinos with diabetes. Wow, ang dami. Ang problema, not all the 3.2 million know that they have diabetes. Ang daming tao dyan naglalakad, walang naramdaman, hindi nila alam may diabetes. Or siguro marami pa rin yung hindi recorded nga, doctor, kasi di ba may narinig akong slogan sa society nyo dati na buti pa ang langgam alam. Alright. Diba? Kasi ikaw mismo na may diabetes, you don't know, but the langgam knows because apparently yung langgam eh mahilig sa matamis. Right. Kaya pagka merong nagwiwiwi yung isang tao, pinupuntahan ng langgam, and that's when they know na diabetic pala sila. May sukal pala sa ihe because of uncontrolled diabetes. Malala na pala. Correct. Oo, malala na. So alamin natin, doctor, kasi mamaya na yung complications. Ano ba yung diabetes and ano-ano ang nasisirang proseso niyan sa ating katawan? So to put it in a simple way, ang diabetes ay problema na hindi ma-handle ng katawan yung asukal. Mm-hmm. Kain tayo ng carbohydrate ng asukal, naging asukal yan sa tiyan, naging asukal sa bituka, naging asukal sa dugo. Mm-hmm. Mula sa dugo, dapat yung asukal niyan ay pumasok sa muscles, or sa atay, sa kidney, sa utak, sa pusa, sa iba-ibang organs na nangailangan ng asukal. Mm-hmm. Pero ang problema sa diabetes, yung asukal nananatili sa dugo. Ikot lang ng ikot ng ikot ng ikot sa dugo. Hindi makapasok sa muscles, gutom ang muscles.
hindi makapasok sa atay, gutom yung atay, hindi makapasok sa kidney, sa puso, sa utak, lahat ng organs gutom. Okay, so pagka nagugutom ang organs natin from sugar, what happens? Oh, they cannot function properly. Okay. So yung mga patients namin, mabilis mapagod, nanghihina. The liver, akala hindi ka kumakain. Sabi niya si Ate Lynn naman, ayaw kumain. So gagawin niya, kukuha siya ng mga taba, gagawin niya asukal pa. Dadagdagan pa niya yung asukal sa dugo. Is that the reason, Doc, why yung mga diabetic pumapayat? Yung mga uncontrolled diabetics nangangayayat because they're starting to burn their fats because the body does not know there's food inside. Oo. Akala ng katawan, walang pagkain na pumapasok yung atay, kukuha ng taba, gagawin pa niya asukal, lalo pang tataas yung blood sugar. So mataas na mataas yung sugar. So hindi lahat ng porket mataba, yun lang ang nagkaka-diabetes. Oh, actually, there are a lot of risk factors for diabetes. Kasama na dyan yung family history. Kung may kamag-anak na may diabetes, kung kulang ka sa exercise is a risk factor. If you have history of gestational diabetes, kung may alta presyon ka, that is a risk yes, factor. Oo. Mataas ang triglycerides, mababa ang good cholesterol o HDL. Kung overweight at obese, may yes, strong oo. Risk factors. So hindi lang basta kinakain, so maraming factors na pwedeng magsanhi ng diabetes. Sa mga nabanggit ni Doc, may dalawang question na sa akin eh. So you've mentioned carbohydrate and sugar. Okay. Kasi alam namin ang sugar, cakes, chocolates, okay. Ice cream, but you've mentioned carbohydrates. We know na we get carbohydrates from sugar, from rice and pastas, Doc. So we don't treat diabetes by avoiding carbohydrates completely. Mm. Carbohydrates should still be the main source of caloric intake. Okay. But it's about choosing the correct carbohydrates. Diba? Mm. So yung mga complex carbohydrates ang gusto natin. Instead of white rice, brown rice. Oh, oh yeah. Instead of wheat, white bread, wheat bread. Oh. So carbohydrates din, I mean yung sugar, nakukuha rin sa mga white, sa mga rice and bread. We don't want the simple sugars, so complex carbohydrates. All right. Ano pa ba, Doc, ang ano? Sabi nila ay kanin, ayaw wala ng kanin. Ano pa bang ibang complex carbohydrate sources? So there's oatmeal, there are wheat pastas, and vegetables are very good sources of complex carbohydrates. Okay. Yan ba yung makamote, saba? We want the non-starchy vegetables. Non-starchy, so yung okay. Corn. Green leafy. Green leafy yan. Pwede corn, Doc. Kasi, di ba, pwede din yan. Siguro wag yung sweet corn. Wag yun. Kasi nandun pa rin yung sugar. Kanina, isa sa mga risk factors you've mentioned, Doctor, yung gestational diabetes. What is gestational diabetes? Ano ba yun, Doctor? Gestational diabetes is a form of diabetes that occurs in pregnant women. Dahil sa baby tsaka sa placenta, gumagawa ng isang hormone that keeps the sugar in the blood instead of letting it enter the muscle, mas tumatagal yung asukal sa dugo. And dahil dyan tumataas yung blood sugar ng mga pasyente may gestational diabetes, mas mataas din ang complication rate kung may gestational diabetes. Marami rin effects sa mga baby, no, Doc? Oo, kapag hindi nila nakokontrol yung sugar. So not just in the pregnant patient, but in the normal patient, itong asukal na umiikot sa dugo, unti-unti niyang sinisira yung katawan ng diabetes. So we know that diabetes is the number one cause of blindness. Siya din ang nangungunang sanhi ng pagkasira ng bato or kidney. Na kinakailangan mag-dialysis or transplant. Yes. Yung mga ugat papunta sa puso, sa utak, sa paa, unti-unti nagbabara yan. Eh. Kaya mas mataas ang chance mag-heart attack, magka-stroke, maputulan ng paa. So if ako ang diabetic and I have a classmate who's my age, siya walang diabetes, the chance that I will get a stroke in the next 7 years is up to 600% higher than my friend na walang diabetes. The chance that I will get a heart attack in the next 7 years is up to 600% higher than my friend na walang diabetes. Ganon ang nadudulot. Yun nga yung pinag-uusapan nating complications. May kinalaman din, Doctor, kasi diba you've mentioned na sa pagbubuntis, pwede kang magkaroon ng gestational diabetes. Does it also imply na yung baby mo posibleng magkaroon din ng diabetes as soon as you gave birth? Later on in life na lang. Because you have the genes. You have the genes for diabetes, pwede may pasta rin sa kanya. Okay, so probably predisposed na rin sila sa pagkakaroon ng diabetes. So, meron palang ano yan, genetic factors? Correct. So, okay. Genetic factors are very important. But the environmental factors are the ones we want to avoid. Yeah. So kulang sa exercise, overweight and obesity, uncontrolled hypertension, high triglycerides. Gano'ng karami exercise, Doc? Paano yung mga nahihirapan pumasok sa isang exercise regimen? Anong type of exercise yung nirecommend mo? Generally, you know, if you really want to exercise, kaya mo eh. You will find the time. Everybody makes so many excuses. It's Oo, so easy to make excuses not to exercise. Oo. But if you really wanted to exercise,
madali lang. You will make time. Para sa mga nag-uumpisa nanonood sa atin ngayon, anong sabihin mo kapag sabi sa mga pasyente mo, ano ang umpisahan nila saan? Maglakad-lakad muna? Okay, walking is a good exercise. But if you're young, try to do something more aggressive. Like jogging? So you want the aerobic ones. Aerobics, so ayan. Jogging, cardio, workouts. Cycling, swimming, ayan, running. At the very least, brisk walking. Okay, okay. And if you can do 30 minutes per day, at least maybe 4 or 5 days a week, okay na yan if you're not diabetic. If you're diabetic, at least 5 days dagdagan a week. Dagdagan. Akala ko ako yung binariringan ni doctor na walang time na kailangan magbigay ng time, di ba? Ayan, mga kasumay. Alam nyo, tama pong dapat talaga tinututukan ng ating mga kalusugan, lalong-lalo na ng mga kababaihan, lalo na din sa mga babae po na gustong magkaroon ng anak. Kasi ang pagkakaroon pala ng anak, kailangan talagang stable na stable ang health ng mga kababaihan para talagang siguradong stable din ang health ng kanilang mga anak. At para mas malaman pa ang mga bagay-bagay, ayan, kung paano natin mapapanatiling malusog ang kalagayan ng isang babae, panoorin po natin ang segment natin na Women's Health with Dr. Steph Supan.